Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gay Salar Ortega and welcome back to my YouTube channel and this is my first prediction sa Binibining Pilipinas 2024. Hey! This is Gay Salar Ortega. Grabe, masama yung pakiramdam ko. Pero kailangan ko itong gawin sa aking first prediction sa Binibining Pilipinas 2024. At yung basis ko, ha? Makinig. Ang kanilang press presentation with swimsuit competition at sa kanilang long gown competition doon sa national costume competition. Na yon lang yung basis ko. Kasi yung national costume competition, may mga awards na yun. Kung may top 5 na doon. So, hindi ko papakialaman yung performance nila doon. Yung basis ko dito sa aking prediction, swimsuit competition ng press presentation and long gown. Doon sa kanilang national costume competition na isinabay na nila ng bonggang-bongga. So, ito ang lumabas sa aking prediction sa final 10 ko. 10 lang ha. Kasi to be honest, dalawa lang naman yung crown tapos dalawang runners-up. So, apat lang dapat. So, dapat lima lang yung ipre-predict ko. Pero 10, kasi nakikitaan ko naman ang mga potential, yung iba mga girls. Ang kudos sa Binibining Pilipinas, ang gaganda ng mga girls. Walang itula kabigin sa mga girls na ito at maraming salamat talaga Binibining Pilipinas sa pagbigay sa amin ng napakagagandang babae dito sa Pilipinas. My number 10 sa aking listahan ay si Binibini 4, Shaira Rona ng Mandaluyong. 25 years old itong si Shaira Rona. Maganda ang kanyang performance doon sa swimsuit competition. Kaya lang medyo out of balance siyang bere-bere light. Pero maganda pa rin yung performance, mga poses at saka mga eksena, pasarela. Ang kanyang royal blue na nagaw, napakaingay sa labas, di ba? Royal blue with a modest beadwork. Oh, di ba? Pak na pak yun, natuwang-tuwa talaga ako nung lumabas siya. Well, isa siya sa mga gusto kong binibini, kaya umabot siya sa akin number 10. My number 9 sa aking listahan ay si Binibini 20, Shannon Manzano ng General Santos City. 19 years old ang bata nito. Galing to sa Miss World Philippines at nandito na siya sa Binibining Pilipinas. Ang bongga-bongga at mukhang sanay na siya. At the age of 19, natutuwa ako sa kanyang swimsuit competition at alam ko naman kumabog siya ng bongga-bongga. Ang kanyang long gown, ang banag-banag with a serpentine cut and a sparkling Swarovski crystals. Bongga yun. Isa yun sa mga nagustuhan ko. Isa din yun sa mga magagandang gown at that national costume competition. Kaya nilagay ko siya sa aking number 9, Shannon Manzano. My number 8 sa aking listahan, Binibini 24, Monica Acuno ng Kalayaan, Laguna. 24 years old. Ang totoo ako sa kanya neto kasi kakaiba ang ino-offer niya dito sa Binibini Pilipinas. Ang ganda ng lola mo, matangkad, maganda ang kanyang swimsuit, but so hindi yung pang bonggang pangabog. But still, ang ganda ng kanyang The Nation emblematic Carabao inspired yung kanyang gown. Ang ganda. Ang ganda taga. Ang ganda lalo na sa lahi, lalo na nung tumalikod siya, pak, nakikita mo ng sungay ng kalabaw, di ba? At sino nakapag-isip nun? Akala ko lang hipon lang na nilalagay sa likod, pati pala kalabaw. But still, number 8 siya sa aking listahan, Binibini 24, Monica Acuno ng Kalayaan, Laguna. My number 7 sa aking listahan, Binibini 11, Kim De Luna ng Caloocan. Siya yata ang pinakamatanda sa aking prediction for today's video with 27 years old. Ang ganda ng kanyang swimsuit. Talagang pangabog. Isa sa actually, nasa top 5 ko siya sa swimsuit competition nila.
Pero dito sa gum, medyo hindi ako na overwhelmed sa kanyang gum, but maganda din ang bonggang-bongga, Golden Goddess of Strength and Resilience ang ibig sabihin ng kanyang gum. So pumasok siya sa akin number 7 kasi natutuwa ako sa kanya. Isa siya sa mga pulido magpasarela, isa siya sa mga gagaling na girls dito, at isa siya sa mga strong at talagang, alam mo, tindig beauty queen ng Caloocan City, Binibini 11, Kim De Luna. My number 6 sa aking listahan, Binibini 34, Vera Dickinson ng Tarlac. Isa to sa mga bagets. 21 years old. Ang ganda ng kanyang mukha, ang ganda ng kanyang body. Sa swimsuit competition, talagang pack din siya. Bonggang-bongga, pasok to sa aking top 7. Kasi 7 lang yata ang nagustuhan ko doon sa swimsuit. Kasi nga yung iba doon may mga alanganin, may mga mukhang lasing, charot lang, mukhang hindi ko naman mukhang naliligaw, mukhang hindi stable yung mga poses, kumbaga hindi pulido pa ang kanilang pasarela. Pero nilagay ko siya sa aking number 6, Binibini 34, Vera Dickinson ng Tarlac. Yung kanyang shimmering golden gown adorned with a sleek black beading. Ganda. Isa sa mga magagandang gown sa personal, lalo na pag live kang nanonood sa kanila. Isa yan sa mga gusto ko sa kanya. Kaya pasok na pasok sa banga sa aking number 6, Binibini 34, Vera Dickinson ng Tarlac. At ito na po tayo sa aking top 5. Possible na magka-corona or maging runners-up itong aking top 5, ha. Pero hindi ko yung sa aking top 10 ay hindi ko pa rin tinatanggalan ng ano pa tawag dito pa pag-asa na umabot siya nila sa corona at maging runner-up. Alam nyo naman, ang runners-up 400,000 each, first and second, tapos ang corona 1 million. Kaya talagang gagawin nila ang lahat para makuha ang corona. My number 5 sa aking listahan, Binibini 1, Marikit Manawis ng Baguio. Isa sa mga matandang girls, 27 years old, super cute, mukhang hindi siya 27 sa personal, mukha siyang 18, ganun siya ka young looking, fresh, and ang ganda ng mukha netong si Marikit Manawis. Ang ganda ng kanyang swimsuit, kahit na medyo voluptuous ang kanyang body, ay talaga caring niya ang pack. Medyo maliit na size siya, siguro mga 5'6 or 5'7 lang yung height ng Binibini 1, but still alam mo pretty face. Nagustuhan ko rin yung kanyang misty blue and sparkling like rain na gown. Oh, I love it. Oh, di ba? Siya kasi ang una. Siya ang pamantayan mo kung maganda bang sumunod. Pero napapanindigan niya. Alam kong aabot talaga ng at makakapasok agad si Binibini 1, Marikit Manawis ng Baguio City. At may number 5. My number 4 sa aking listahan, Binibini 14, si Vienne Fouch. Bahala na kayo kung ano nga sa, basta si Vienne. Naluloka ako sa apelyido niya. Hindi ko alam kung paano, ano ilalagay ko na lang dyan. Vienne, ayan, Binibini 14 ng Calamba, Laguna. Oh, pack ng bonggang-bongga, 22 years old. Bata, ang ganda, matangkad. Panalo, to be honest. Pwede siya sa kabilang pageant, ha? Ang kanyang swimsuit, one of the best. Pasok siya sa top 3 ko sa best in swimsuit. Kung hindi man top 3, top 2, top 1. Mga ganung level. Isa siya sa mga galing magpasarela, magaling umaura, magaling makipag-landian sa stage. Ang panalo talaga si Vienne. At ang ganda ng kanyang gown, yung butterfly beadworks niya ng bonggang-bongga. Talagang pack na pack talaga, with symbolizing her ano talaga, yung freedom daw and transformation ang kanyang gown, na very pasabog at that time. Isa sa mga magagandang gown, to be honest, nung kanilang long gown competition. Isa din siya sa magaling sa swimsuit competition. Number 4 sa aking listahan, Binibini 14, Vienne ng Calamba, Laguna.
At ito na guys, mapasok na tayo sa aking number 3 sa aking listahan, Binibini 30, Trisha Martinez ng Pila, Laguna, 25 years old. O diba? Pangalawang balik natin ni Ma'am Trisha, doktora pala. Doktora Trisha Martinez sa Binibini Pilipinas at wala nga siyang na eksenahan nung isang taon. Eh, ngayon bumalik uli siya. Mahalay mo makasukwit ng corona or maging runners up. Pero, so far sa aking prediction, nilagay ko siya sa aking number 3 kasi yung kanyang swimsuit so-so lang. Okay naman yung eksena. Wala namang pangit na ginawa. Bongga naman. Pero hindi yan kumabog doon sa leveling ng gusto kong mangyari. Then, ang kanyang long gown, eh, natuwa ako, di ba? With a vibrant you. And intricate Swarovski, ano talaga? Embroidery, di ba? Bongga. Ganda. Kasi yung pag-present pa niya ng... Actually, isa sa magaling na mag-present ng long gown. Top siya sa akin noon, ha? But, yung gown itself, hindi naman yung pasabog as sa kagaya ng iba. Pero... dinaan niya sa presentation. Kaya kumabog pa rin siya sa aking number 3, Binibini 30, Trisha Martinez ng Pila, Laguna. My number 2 sa aking listahan, Binibini 40, Mirna Isigera ng Abra, 22 years old lang ang lola niyo, ang batang bata. Grabe. Nung swimsuit competition, obviously siya ang nilampaso silang lahat. Hindi Binibini 40, to be honest. Talagang pak na pak. Miss Universe ang galawan. But still, nandito tayo sa Binibini Pilipinas. Kabog na kabog na kabog. Si Binibini 40, Mirna Isguera. Ang ganda talaga ng swimsuit, promise. Yung long gown, yung orange gown niya, symbolizing resilience and hope. Diba? May mga pagano. Orange gown, resilience and hope. Ang ganda niyang dinala, hindi siya yung most amazing and ano ba tawag doon, yung pinaka lukang-lukang gown ka, but naidala niya ng maayos, magandang magpasarela, maganda lahat ng ginawa niya. Kaya nilagay ko lang siya sa akin number 2, pero nakikitaan ko ba na siya ng pang Miss International? Yes, I think so. Siguro naunahan ni Miss Angelica Lopez. Prototype sila, to be honest. Mas matangkada version. But, gusto ko silang ilagay sa Binibini Pilipinas. May pag-asya sa doon. Nilagay ko sa akin number 2, Binibini 40, Mirna Isguera ng Abra. At eto na guys. Ano talaga, nararamdaman kong siya. So far nararamdaman ko talaga na siya ang mag-uwi ng Binibini Pilipinas International. Binibini 26, Phoebe Godinez. From Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ganda niya kasi, yung hindi ko, basta, hindi siya batawag doon, hindi mo kayang i-ignore ang ganda niya. 25 years old, si PB, ang ganda niya talaga. At saka natuwa ako doon sa swimsuit niya, even though na hindi siya yung pinakamagaling sa eksena. Dinaan na sa beauty. So, eh, alam naman natin na Miss International yung pupuntahan, Barbie, pak! Sa pasok na pasok. Very Pilipina. Pasok na pasok talaga si PB Godinez. Alam niyo yung gown niya na perlas ni Bulak. Ano? Bulak na gown? Ano? Bulak na tawag ba doon? Perlas ng Bulak na. Perlas ni Bulak na. Ayun. Ayun yung tawag sa gown niya, nakakaloka. Pearl and diamond, ang ganda. Nakaka-Miss International siya. Nakita mo yung gown, hindi man yung pasabog. Ang dami mga bato-bato din. Yung puti lang, yung maganda lang siya. Yung Barbie lang, yung... Shhh, ganun. pag ganun ng kamay niya, oh, taray, may mga pearls ng silangana na kumakabit-kabit at mga pa-diamonds. Ang bongga. Kaya nilagay ko siya sa akin number 1 kasi nararamdaman ko sa puso ko nung unang kita ko pa lang sa kanya nung mga performances. Mukhang siya ang hihiranging Binibining Pilipinas International. Amazing, captivating ang kanyang beauty, promise, lalong-lalo na in person.
May number one sa akin, listahan, Binibini 26. There you go guys, maraming salamat. First time kong nagkaroon ng prediction dito sa Binibini Pilipinas 2024. So, sana i-spread din nyo ang ating prediction. Tapos, comment down below lang kayo ng inyong views and opinion. And syempre, ang mga violent reaction, push lang yan, i-comment below ninyo. Kung sino sa inyo ang inyong top 5 o inyong top 10. Syempre, mahalaga din yun sa akin kung sino sa inyo. Ang akin naman, ito lang. Ito yung aking top 10. Tapos, sabihin din ninyo sa akin kung sino yung mga bet at mga manok ninyong makakakabog dito sa Binibini Pilipinas 60th edition 2024. There you go. This has been Gaisel Ortega. Maraming pong salamat. Oh, grabe. Ang sama ng pakiramdam ko. Ingat kayong lahat.